Ngayon, ang ganito pong manual operation or pag-transfer nitong supply from one source to another source ay ginawa natin itong automatic sa pamamagitan nitong control circuit na ito. Okay po, ngayon, katulad ng sinabi natin kanina, kapag ka bumalik yung supply dito sa contactor number 1, ay magde-de-energize to at ito ulit yung gagana. So gawin po natin yan. I-on ko itong circuit breaker. Nag-de-energize po ito. May on delay tayo, 3 seconds. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay tungkol po rito sa control circuit na aking winiringan. Mayroon po tayo ditong dalawang contactor, contactor number 1 at contactor number 2. At ang bawat contactor po ay may sariling circuit breaker. Ito po yan. Gumamit din ako dito ng timer, on delay timer po ito at saka isang relay. Then ito po yung pilot lamp natin na magsisilbing indication na kapag ka nag-energize ang alinman dito sa magnetic contactor na ito ay iilaw po ito. Magbibigay ito ng indication sa atin. Okay po. And then ito po yung pinaka-load natin. So as per demonstration ay ganitong load ang gagamitin po natin. Okay po. Ang control sequence po nitong dalawang contactor na ito ay ganito po. In normal condition, itong contactor number 1 ay naka-energize para supplyan itong load. At ito naman pong contactor number 2 ay standby ito, naka-de-energize. Kapag ka nag-de-energize to, automatic na itong standby contactor ang mag-i-energize para supplyan itong load. Okay po? Ngayon, ang supply po nitong dalawang contactor na ito ay galing po sa magkaibang power source. Na ang ibig sabihin po niyan ay kapag ka nawala ng supply itong contactor number 1, automatic na ito pong standby contactor ang mag-i-energize. Kapag ka naman bumalik na yung supply para dito sa contactor number 1, ay automatic na mag-de-energize to at ito po ulit ang gagana para supplyan ulit itong load. Okay po. So ang ganito pong control sequence nitong dalawang contactor na aking winiringan ay galing po yan dito sa transfer switch na ginagamit namin dito sa planta. So manual transfer switch po ito ng generator. Generator number 1, itong sa itaas, generator number 2. At ito naman yung load. Itong manual transfer switch ay meron po itong mobile contact at saka stationary contact. DPDT, double pull, double through. Ito pong transfer switch na ito. Okay po. So sa drawing po natin ito, itong load ay connected dito sa generator number 1. At kapag ka gusto naming ipahinga itong generator number 1 ay itatransfer lang namin ito dito sa generator number 2 para pagganahin itong load dito. Ganon din, kapag ka gusto na naming ipahinga itong generator number 2 ay itatransfer po namin ito ng manual dito sa generator number 1. Ngayon, ang ganito pong manual operation or pag-transfer nitong supply from one source to another source ay ginawa natin itong automatic sa pamamagitan nitong control circuit na ito. At dito po ay gumamit tayo ng timer, on delay timer at saka isang relay. So para po makita ninyo sa actual ay supplyan po natin to, pagganahin po natin itong control circuit na ito na aking winiringan. Okay po. So i-plug in ko po ito sa ating outlet. So naka-plug in na po at mayroon tayo ditong supply. Kapag ka-inon ko po itong circuit breaker, ay meron pong delay na 3 seconds bago mag-energize itong contactor. So, i-on po natin itong circuit breaker. Kapag ka-inon ko po itong circuit breaker na ito, ay gagana po yung timer natin. Ito pong timer na ito, on delay timer, ay para po dito sa contactor number 1. At itong isa naman po na ito ay para po dito sa contactor number 2, sa standby contactor. Okay po, so i-on ko po ito. May 3 seconds po tayo na on delay. So after 3 seconds ay nag-energize po itong contactor na ito. Mayroon tayong indication at ito yung load natin, gumagana. Ngayon kapag ka biglang nawala ng supply dito sa contactor number 1, ay ito pong standby contactor na ito ang mag-i-energize para ito naman po ang magsusupply dito sa load. Okay po, so testingin po natin. Tanggalan natin ng supply itong contactor number 1. I-off po itong circuit breaker para mawala ng supply dito. Nagka-count na po yung timer natin ngayon.
So after few seconds, nag-energize naman itong standby contactor. At ito naman yung nagsusuklay ngayon dito. Mayroon din tayo dito na indication. Katunayan na naka-energize itong contactor. Okay po, ngayon, katulad ng sinabi natin kanina, kapag ka bumalik yung supply dito sa contactor number 1, ay magde-de-energize to. At ito ulit yung gagana. So gawin po natin yan. I-on ko itong circuit breaker. Nag-de-energize po ito. May on delay tayo, 3 seconds. So, after setting ng timer, nag-energize to at ito ulit yung nag-supply dito sa load natin. So, yun pong ganitong manual operation dito sa MTS or manual transfer switch ay ginawa nating automatic. Itong contact point ng transfer switch na ito, pinalitan natin ito ng main contacts ng magnetic contactor. Itong dalawang point na ito. At ito po ay walang pinagkaiba dito sa block diagram. Pakita ko po sa inyo ang block diagram nito in manual operation at saka automatic operation. Okay po. So mayroon tayo ditong dalawang contactor para sa automatic sequence natin. Dalawang circuit breaker and then mga relays. So ito yung ating contactor. Okay. Ito yung main contacts ng contactor. Bali, dalawa yung contactor natin dito. And then, ito yung ating circuit breaker. Dalawa din yung circuit breaker natin. At ito ay connected dito sa main contacts. Then, ito yung load natin, no? Ito po yan, ito yung load. I-off ko muna ito para hindi maingay. Yan. Then, so bali, ito na po yan. So bali, ito na po ito. Itong load na ito. Okay, then ito pong supply natin dito sa contactor number 1 at contactor number 2. Ito ay number 1. Ito naman ay number 2. Ay galing po sa magkaibang power source. Katulad din po ng ipinaliwanag natin dito. Pwedeng sa generator, generator 1, at ito ng isa ay sa generator 2. O kaya naman, inverter, UPS, solar, at dito naman yung main source natin. Katulad halimbawa sa Manila, Meralco. Pero dito sa kumpanya namin ay generator to generator yung power source namin dito. Okay po. So ito yung power source natin dito. Gen 1, generator number 1, at generator number 2. So sa automatic sequence, gumamit po tayo dito ng timer. On delay timer. Okay, 3 seconds. Pwedeng depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong setting sa timer. 3 seconds ang ginamit ko rito. At isang relay para po sa interlocking. Okay. Ito pong relay ginamit ko rito sa interlocking nitong dalawa. Para alinman po ang gumana rito sa dalawa ay hindi po magkakasabay. Okay po, so kapag sinuplayan natin ito dito sa generator number 1, magko-close tong magnetic contactor. So supplyan niya itong load. May on delay timer po tayo kasi yung mga appliances tulad dito sa amin, aircon, refrigerator. So ginamitan natin ito ng on delay timer para po makapahinga ng maayos yung mga load katulad ng resistive load sa aircon, sa refrigerator para hindi po masira. Okay po, kapag nawalan ito ng supply, nag-shutdown itong generator, ito namang generator number 2 ang magsusupply dito sa load. So ito yung automatic sequence niya, ito naman yung manual sequence nitong or manual operation nitong transfer switch. At ito po ay ginawa natin dito, ito na yung mismong pinaka-actual nito. Okay po, so one more time, pag-anahin po natin to. I-on natin ang circuit breaker. So nag-energize to at sinuplayan itong load. Kapag nawala ng supply dito sa contactor number 1, itong standby contactor ang mag-i-energize para supplyan itong load. So tanggalan po natin ito muli ng supply, itong contactor number 1.
So mayroon din po tayo ditong on delay timer. After few seconds, mag-i-energize to. Yan. So ito na yung nagsusupply ngayon dito. Ang kagandahan po niyan, kapag ka bumalik yung supply dito sa contactor number 1, magde-energize po to automatic. At ito naman po ulit yung gagana. Okay po. Halimbawa, ginamit mo ito dyan sa bahay mo o kaya sa workshop o kaya doon sa mga appliances mo. At ang supply mo rito ay galing sa Meralco at ito naman ay galing sa inverter o sa UPS o sa solar o sa generator na biglang nag-brown out. Okay? Automatic na ito yung magbibigay ng supply dito. Halimbawa, connected dito sa inverter o sa solar system mo. So, gagana po ito. May on delay para po hindi masira yung appliances natin. Okay po, kapag ka bumalik ulit yung supply dito, kaling Meralco, magde-energize po ito. At ito naman yung gagana ulit para supplyan mo. Okay po, so yan po yung video tutorial natin ngayon. At pwede nyo na pong umpisahan ulit yung paggagawa ng diagram nito. Sa mga baguhan po nating electrician na sumusubaybay dito sa ating channel, pwede nyo pong pagpraktisan ang ganitong control sequence para matutunan po natin ng maayos kung paano gumawa ng diagram. At higit sa lahat ay matutunan din po natin kung paano bumasa ng motor control diagram. Okay po, salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po. Paki-share na rin po itong ating mga video tutorial dito sa ating channel. Salamat po ng marami sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Mahina na yung spring nito, spring return. So, kailan na may mga piyesa ng contactor na pwedeng palitan to. Depende po sa brand, no? Saka